tulungan ko kayong masanay sa dugo ng hayop. Wala kayong pagsisiyan sa ginawa niyang pagpanik sa akin. Kayo munang bahala rito. Saan ka pupunta, kuya? Pinangako ko sa ate Lia mo na ayusin ko lahat ng dapat kong ayusin. Wala na si Magnus. At ngayon nakumbinsi ko na ang iba na pangarapin ang pangarap ng ama ko. Pusipin ang mangyari ang gusto natin. Gusto ko sana maalala yung lahat eh. Tutulungan kita, Lia. Dapat tayo magkita ngayon. Meron akong tungkulin na kailangang gampanan. Gagawin ko yung para sa pangarangalan nyo, ma. Paalala mo sa kanya. Di paalala mo kung kanin siya kumahal. Pumayag na si Mateo na makipagkita sa akin sa hotel. Kaya papasok ako sa loob ng mag-isa. Kailangan niyang lumaban sa akin. Kailangan na namin magharap hanggang sa iisa na lang sa amin ang matira. Lumaban ka! Pag nakita niyo si Mateo, shoot him in the heart. Anong ginagawa niyo dito? Pinadala po kami dito ni Kuya Mateo. Kakampi na natin si Mateo. No! Bakit mo ba pinagpipilitang gawin? Ginawa ko ng pinangako ko. Wala nang hahadlang sa gusto kong mangyari. Ang magkaroon ng kapayapaan para sa mga bampira at mga taong lobo. Para sa lahat at para sa ating dalawa. Dito, Lia. Nandito silang lahat nun. Ang mga taong malapit sa atin. Ang mga pamilya natin. Marami tayong pinagdaanan bago mangyari ang gabing yun. Maraming tumutol sa pagkasama natin dalawa hanggang sa kahuli-hulihan. Pero nang makita na naglalakad papunta sa altar, papunta sa akin, papunta sa buhay na sana ibubuhay natin dalawa, nawala ang lahat ng yun sa isip ko. At nung magkalapit tayo, ang sabi ko sa'yo, ang ganda mo, Miss EA. At ang sabi mo naman, ikaw din, ang gwapo mo, Mr. Rodriguez. Naalala mo na ba, Lia? Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Dahil yun ang pinakamagandang gabi sa buong buhay ko. Naalala mo na ba, Lia? Parang hawa mo na. Sabihin mo, oo, naalala mo na. Hindi! Hindi ko kayang isipin na nagmahal ako ng isang kagaya mo. Nag-traitor ako sa mga mahal ko sa buhay. Para sa'yo. Na namatay yung pangalawa kong nanay dahil mahina yung puso ko. Kaya bakit ko gugustuhin maalala yung lahat ng mga sinabi mo kung sakasakaling totoo man yon? Kung ang ibig sabihin nun, wala akong pinagkaiba sa'yo na isang traidor, pumumatay lobo, halimaw. Umasa ako makakakuha ako ng kapatawaran para sa lahat ng nagawa ko. Pero siguro nga, sobrang na yun ngayon. Masyado na ako maraming nagawa. Masyado na ako maraming naging kasalanan. Pero Lia, gusto kong malaman mo, kahit sa huling pagkakataon, na pinagsisisihan ko lahat ng yun. At ang buong akala ko, kapag nakita mo yun,
mabibigyan na kita ng katahimikan. Pero ngayon nakikita ko na isang bagay lang ang totoo makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Kapayapaang nawala sa iyo magmula ng mahalin mo ako. Kung buhay ko ang kailangan para maging masaya ka ulit, ibibigay ko. Gagawin kong madali ang lahat para sa'yo, Lia. Kapag nabuhay ang pumapagitnang nilalang na ito, mamamatay ang lahat. Maging tao, taong lobo o pampira. Hindi maaari. Kailangan pigilan ito. Mahal kita, Lia. Mahal. Huwag mo kakalimutan. Thank you.
Mahal kita, Mateo. At hindi magbabago. Mahal na mahal kita. At sana kahit na anong mangyari, huwag mong kakalimutan yun, ha? Anong ginagawa niyo dito? You come here so blatantly, Yusek. Paano kung nasundan ka ng mga vampira? Hindi na problema ang mga vampira ngayon, Lucille. Gusto na nila ng kapayapaan. What are you talking about? Si Mateo Rodriguez. Wala na si Magnus nang dahil sa kanya. Ngayon, gusto na niya makipag-usap ng kapayapaan sa inyo. Isang pag-ibig na walang wakas. Isang pag-ibig na walang hapon. Isang pag-ibig na kahit na sa kabila ng kamatayan, hindi ko bibitawan. Mateo! Mateo! Are you sure about this, Undersecretary? Siya mismo ang lumapit sa akin. He proved it to me nang minsan sinalakay namin ang isang kuta ng mga lobo. Sumama siya para siguraduhin na walang masasaktan sa mga nandoon. Then he told me he wants to save them. Hindi ko rin maintindihan sa simula kung bakit ginagawa ni Mateo ang ganon. But it seems to me that he has seen the light. And we could not be happier for that. No! Iligtas kita. Sandali lang. Mateo, hindi ka mawala sa akin. Iligtas kita sa dalili lang. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Mateo! Halika kayo dito! Halika kayo dito! Dito! Thank you.
alam kung anong kailangan niyong gawin. Kaya ako naisip kayo dito. Matutulungan niyo ba siya? Hindi ko alam, Lia. Tinamaan siya sa puso. Milagro, hindi pa siya nagiging alabok. Sandali lang, Lia. Sandali lang. Naiintindihan na kita. Naiintindihan ko na yung lahat. Kaya huwag mo akong iiwan, ha? Please. Naririnig mo ako. Bakit naman pipigilan si Lia? Mateo is no longer the enemy, Lucas. Nagbago na siya ng posisyon. Kakampi na siya ng mga taong lobo. Hindi totoo yan. Palabas lang niya ni Mateo. It's true, Lucas. Nandito mismo si Nayuse Cordero at sila mismo ang nagsasabi. Kaya please, kailangan niyo pigilan si Lia. Well, kahit maniwala ako sa Clarice, baliwala rin naman dahil hindi namin alam kung nasan si Lia at si Mateo ngayon. Sorry. Sorry. Kung bibigyan ako ng isip ang pagkakataon. Ulitin ko lahat. Pero hindi ang mga kasalanan. Mateo? Mateo, sandali, sandali. Lidia! Lidia! Lidia, bilisan mo na! Lidia! Mateo, Mateo, sandali na, sandali, sandali lang talaga. Lidia! Bilisan mo na! Mateo! Mateo, sandali lang, sandali lang. Lidia! Lidia! Lidia, si Mateo! Mateo, Mateo. Please, sandali na, sandali lang, ha? Mateo! Mateo, huwag ka na. Mateo! Huwag! Huwag! Please, huwag! 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 Huwag!